Right? Magandang oras, magandang araw sa inyong lahat. Pag-usapan pa rin natin si Congressman Tevez dahil napanood natin yung kanyang interview via Zoom with Attorney Ferdinand Topacio at saka yung mga taga-SMNI, okay, na kung saan isa sa mga nabanggit niya doon sa kanyang interview ay yung love triangle kung bakit napatay si Ruel Digamo. Isang araw may nakita daw yung isang tao doon sa Boracay na yung dalawang tao doon sa Boracay ay sweet na sweet daw nila. Okay? Ngayon, sabi ni Congressman Tevez, malamang ito ay nakita ng malaking tao, sabi niya. At pagkatapos ng bakasyon nila sa Boracay, namatay si Governor Ruel Digamo. So malamang, sabi ni Congressman Arnie Tevez, nagalit yung nakakita sa kanila habang sila ay nandoon sa Boracay. Dahil sweet na sweet daw sila, okay, sa habang nasa Boracay sila. So hindi lang kasi idinatalye ni Congressman Arnie Tevez dahil sabi niya na baka malaybilos ako, sabi niya. So tama nga naman. Ibig sabihin, si Congressman Arnie Tevez merong alam din tungkol doon sa pagkamatay ni Congressman ay ni Governor Ruel Digamo. So kung totoo itong sinasabi ni Congressman Arnie Tevez, ay ibig sabihin talagang frame up lang yung ibinibintang sa kanya. Ang isang dahilan kung bakit natin nasabi na ito ay isang uri lamang ng frame up ang ibinibintang sa kanya na sa daw ang mastermind sa pagpatay kay Governor Ruel Digamo ay dahil sa mga pahayag nila na wala pang natapos na investigasyon at wala pa silang nakalap na sapat na ebidensya para magpatunay na si Congressman Tevez nga ang mastermind doon sa pagkamatay ni Governor Ruel Digamo, ay nagkaroon na sila ng conclusion na siya ang mastermind. So isa yan sa mga dahilan kung bakit nasabi natin na frame up ang nangyari kay Congressman Tevez. Ang isa rin na nakikita natin doon sa investigasyon sa Senado, yung nagsasabi na ninakaw o kinamkam daw ni Governor ni Congressman Arnie Tevez yung lupa nila. Pero yung babae na nagsasalita, wala naman siyang ipapakita na katibayan o titulo na sila nga talaga yung lupa na yon na sinasabi nila na binakuran ni Congressman Arnie Tevez at kinamkam mula doon sa nagmamayari. So, ang ipinagtataka natin, bakit hindi na cite in contempt? Eh kapag ikaw ay nagtestigo diyan sa Senado o source speaker, ay kinakailangan kapag ikaw ay magsalita, dapat meron kang proof o ebidensya. Eh yung babae na nagsabi na sila yung sa kanila yung lupa na kinamkam ni Congressman Arnie Tevez ay wala naman siyang ipakita na proof na dokumento na sila nga ang nagmamay-ari doon sa sinasabi nila na binakuran at inagaw ni Congressman Arnie Tevez sa kanila. Okay? So, isa lamang ito sa mga anggulo na tinitignan na yung ibinibintang na kaso kay Congressman Arnie Tevez ay mga ano lang, hearsay at frame up. Dahil kung titignan natin ay malayong malayo yung sinasabi nila na si Congressman Arnie Tevez ang nagpapatay kay Governor Ruel Digamo. At ang isa dito na kaya hindi ho tayo naniniwala na si Congressman Arnie Tevez nga talaga ang mastermind, yung mga nahuli nila na sinasabi nila na testigo ay tinorture daw ng mga otoridad natin. So ibig sabihin, pinilit nila sila na magsalita at magsinungaling para lang palabasin na si Congressman Arnie Tevez nga talaga ang nagpapatay kay Governor Ruel Digamo. At yan ay base doon sa salaysay ng mga testigo na sila daw ay tinorture, tinakot at pinilit na magsalita laban kay Congressman Arnie Tevez. So maraming anggulo ito, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya yun yung mga ikinukonsider natin kung bakit natin nasabi na na-frame up lang si Congressman Arnie Tevez dito sa kaso na ibinibintang sa kanya. So ayun lang mga kaibigan, mga kapatid, ang ating komento at reaksyon patungkol dito sa issue sa pagkamatay ni Governor Ruel Digamo na kung saan si Congressman Arnie Tevez ang pinagdidiinan na mastermind. Maraming salamat sa inyong lahat at magkita-kita po tayo ulit sa susunod na video.